Poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin hapon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin, sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi. Alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon,
hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyosay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa'yo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan. Ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami yung pangaralan upang kami matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa itaong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephphatha, ibig sabihi, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man, ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian po yung katabi. Pakisabi, good morning. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Yung isang salita po na napakahalaga na sinabi ng ating Panginoong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo ay Ephphatha. Pakiulit nga po. Ano pong ibig sabihin? Mabuksan. Ayun po. Chinek ko lang po kung kayo ay nakikinig. Ayan po. Napakahalaga po kasi ng pakikinig. Ito po yung paanyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng salmong tugunan. Tinig ko'y iyong pakinggan. Gustong mapakinggan, gustong ng Panginoon na mapakinggan natin yung kanyang tinig. Dahil yung kanyang tinig ay yung magdadala sa atin sa napakagandang buhay. Ito yung gagabay sa atin habang tayo ay naglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga ng paalala niya, Ephphatha, buksan natin yung ating mga tainga sa kanyang mensahe. Buksan natin yung ating mga buhay sa kanyang presensya upang tunay niya tayong magabayan sa mundong ito. Dahil ninanais ng Panginoon, maidala tayo sa mas magandang buhay, sa buhay sa piling niya, sa buhay sa kalangitan. Gusto niyo po ba iyon? Amen po. Yan. Akala ko po ayaw ninyo. Meron po akong kwento. Nung ako po ay nag-aaral pa sa seminaryo, dumadating yung pagkakataon na lumalabas kami. Isang dahilan, aaten po kami ng ordinasyon sa pagpapari ng aming mga kuya sa seminaryo. Isang araw po, bago po yung araw ng ordinasyon, kami po ay binigyan ng announcement, ganitong oras aalis para sa ordinasyon kinabukasan. Kinabukasan na po, meron po akong isang kaklasing naiwan. Hindi namin makita kung nasaan. Nasa simbahan na kami kung saan magaganap yung ordinasyon. Pagkatapos ng ordinasyon, kami ay bumalik sa seminaryo. Nakita namin yung aming kaklasing naiwan. Tinanong namin, bakit hindi ka sumama? Bakit ka naiwan? Sabi niya, hindi ko alam kung anong oras aalis. Hindi ko napakinggan kung anong oras tayo aalis. Kaya ako naiwan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa kaparehong paraan, ninanais ang ating poong Jesus Nazareno na maisama tayo sa mga pagdiriwang sa kanyang buhay na walang hanggan, pero maiiwan tayo kung hindi tayo makikinig sa kanyang mga mensahe. Kung isasarado natin yung ating mga tainga sa kanyang pagbibigay ng gabay, maiiwan at maiiwan tayo. Naayaw rin naman ng Panginoon, kaya patuloy siyang bumababa at nagpapaalala sa atin, buksan natin yung ating mga tainga, yung ating mga puso para sa Kanya. Dahil yung Kanyang mga mensahe, hindi naman para sa Kanya, para sa atin na nais niyang makasama magpasawalang hanggan. Yung isang katotohanan po na napakahalaga, nais ng ating Panginoon na maging maganda yung buhay natin sa ngayon pa lamang hanggang sa buhay, pagkatapos sa buhay dito sa mundong ito. At hindi natin makakamit iyon kung unang-una sa lahat, hindi tayo makikinig sa Kanya. Kung tayo ay patuloy na magbibingi-bingihan sa Kanyang mga mensahe. Diba ho, ang taong pinakamahirap gisingin ay yung mga taong nagtutulog-tulugan. Nagtutulog-tulugan. Ang mga taong pinakamahirap utusan ay mga taong nagbibingi-bingihan.
Sa unang pagbasa po, ipinakita sa atin yung epekto ng isang taong nagbibingi-bingihan at nagtutulog-tulugan sa mensahe ng ating Panginoon. Ikinuwento po sa atin na yung kaharian ng haring si Solomon ay magkakawatak-watak na. Bakit mangyayari iyon? Dahil si Haring Solomon ay tumalikod na at hindi na nakikinig sa ating Panginoon. Napakaganda ng simula ng kanyang paghahari. Napakaganda niya, napapaganda niya ang kaharian nila. Nakaipagawa niya, naipagpatayo niya ng magandang templo ang Panginoon. Napakaganda ng simula niya. Pero habang nagpapatuloy ang kanyang paghahari, unti-unti niyang iniiwanan yung ating Panginoon. Unti-unti niyang kinakaligtaan yung mga pangungusap ng ating Panginoon. At unti-unti niyang mas pinapakinggan yung tawag ng masama dito sa mundong ito. Alam niya kung ano yung tama, pero mas pinapakinggan niya yung ibang tao at yung kanyang sarili. Ano pong nangyari kapag ganoon ang ginawa natin katulad ni Haring Solomon? Magkakaroon din po ng hindi kaayusan sa ating buhay. Magkakaroon ng pagkakawatak-watak. Magkakaroon ng kabagsakan. Yun po yung nakita natin sa kaharian ni Haring Solomon. At yun din po yung makikita natin sa ating mga buhay. Kapag patuloy tayong tumalikod sa Diyos, yun din yung mangyayari sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, sa ating lipunan. Kapag yung lipunan, yung ating mga buhay, tayo ay tumalikod sa Diyos, tayo ay magkakawatak-watak, tayo ay babagsak, tayo ay malalayo at mawawala sa kaligtasan. Kaya napakahalaga, unang-una sa lahat, patuloy na makinig. At kapag napakinggan, tunay na sundan, hindi lamang mapakinggan na maiiwan hanggang pandinig na lamang. Napakahalaga po na yung ating katotohanan, yung mga pangangaral na ibinabahagi sa atin ng ating Panginoon, patuloy nating susundan ang mga ito. Sa atin pong ebanghelyo, nakita po natin yung isang buhay na binuksan ng ating Panginoon. Inalapit yung isang bingi at utal, hindi nakakarinig at hindi nakakapagsalita ng maayos. Inilapit sa ating Poong Hesus Nazareno. Siya ay pinagaling. Pinagaling sa kanyang kabingihan. At yung taong iyon, hindi na mapigilan na hindi magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ano pong ginawa ni Hesus bago niya pinagaling? Inilayo muna sa mga tao para silang dalawa ay mag-usap at magharapan. Silang dalawa ay mapagaling ng ating Panginoon one-on-one. At ito rin po yung imbitasyon sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Kung sa ating buhay, tayo ay nahaharap sa maraming pagsubok at kaguluhan, hindi kaayusan, tayo ay lumayo muna sa ibang mga tao at makipagharap ng tahimik sa ating Panginoon. Ilayo muna natin yung ating mga tainga, yung ating presensya sa maraming ingay ng mundong ito at hayaan natin na yung Diyos buksan yung ating mga tainga, buksan yung ating mga puso sa kanyang pagpapagaling at sa kanyang pagbibigay ng mensahe. At yun yung naging daan para yung may sakit, may karamdaman, may kakulangan sa ebanghelyo, magkaroon ng kagalingan at magkaroon ng kabuuan. Ano pong ipinapaalala sa atin ito? Tanging sa ating Poong Hesus Nazareno lamang, tayo mabubuo. Tanging sa Kanya lamang, tayo makakatagpo ng tunay na kagalingan sa ating mga buhay. At kung ninanais natin, na tunay na maging buo simula ngayon hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Hindi na tayo lalayo sa ating Poong Hesus Nazareno. Patuloy tayong lalapit sa Kanya. Patuloy tayong haharap sa Kanya upang patuloy tayong
magpabukas at tumanggap ng kanyang presensya na nakakapagpagaling at nakakapagbigay ng kabutihan at kagandahan sa ating mga buhay. Humarap po tayo palagi sa ating Diyos. Humarap tayo sa Kanya sa katahimikan upang mapagaling Niya lahat ng may sakit sa ating kalooban. At ano pong imbitasyon? Matapos na tayo ay mapagaling at maging buo muli ng ating Panginoon. Ang imbitasyon po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, hanapin naman yung mga tao sa ating mga buhay na hindi nakakapakinig ng maayos. Hanapin yung mga nakakaranas ng kaguluhan at hindi kaayusan sa kanilang mga buhay. Alisin natin sila sa ingay ng mundong ito at dalhin natin sila sa harapan ng Panginoon. At hayaan natin na yung poong Jesus Nazareno ay pagalingin sila mula sa kanilang kabingihan, mula sa kanilang mga karamdaman, upang sila rin, katulad ng tao sa Ebanghelyo, maipahayag yung kabutihan at himala ng Diyos sa kanyang buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, mga deboto ng poong Jesus Nazareno, ito po yung tanging ipapaalala ko sa Biyernes na ito. Ninanais ng Panginoon, lahat tayo ay makasama Niya magpasawalang hanggan. Ninanais ng Panginoon na tayo ay maakay sa mabuti at magandang buhay. Hindi mangyayari iyon kapag unang-una sa lahat, hindi magiging bukas yung ating buhay para mapakinggan yung kanyang mensahe at pagbibigay gabay. At hindi natin makakamit iyon kung tayo nga ay nakikinig pero hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos at mga bilin at mga pangaral. Kaya ano pong panalangin natin sa Biyernes na ito? Ang panalangin po natin sa ating poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, patuloy mo nawa kaming lapitan sa mga panahon na nakakaligtaan naming mapakinggan ang iyong mensahe. Patuloy mo nawa kaming tulungang mabuksan ang aming mga buhay upang patuloy naming marinig ang iyong boses. Boses na nakapagpapagaling, boses na nakapagbibigay ng gabay, boses na nakakapagdala ng kaligtasan sa aming buhay. Huwag ka nawang magsawa na mangusap sa amin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at tinahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap at mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo ay magasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan
angkan at lipunan. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan ng Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng Manghal na Birhen, Ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, malakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kalob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na igaway aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumaway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa sa kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O
sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang alan mo, papasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at ipadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari.
Ole Minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Buhay ko'y inialay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa Diyos at sa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalagdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, huwag ba niyo po umaasa. O Jesus, Nazareno, patumbay niyo po at nawa, gabayan niyo po ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pagbabayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawid ang mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusay ka'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Buong
Jesus Nazareno, kay buti mo ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y puparihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 14, ay Miyerkules ng Abo na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 13, ay idaraos po natin ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Miyerkules ng Abo. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito. At mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Miyerkules ng Abo ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilibos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo ng kanya-kanyang pamamaraan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw. At pagsisimba sa Poong Jesus ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy ko pong nais ipaalala na nais ng Diyos na bigyan tayo ng magandang buhay dito pa lang sa mundong ito hanggang sa buhay na walang hanggan. At tunay na makakamit lamang natin iyon kung sa ngayon pa lamang ay magiging bukas na tayo sa Kanyang mensahe. Sa Kanyang mensahe na magiging gabay natin habang tayo ay naglalakbay hanggang sa dulo ng buhay na ito. Hanggang sa tayo ay makatawid sa buhay na walang hanggan. Kaya patuloy tayong maging bukas sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, pasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinuwag mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.